Hello class! So this time, ang next topic natin ngayon is all about maximum absolute response. So anong ibig sabihin nitong maximum absolute response and ano nga yung analysis na gagawin natin ngayon dito? So sige, basahin na natin, no? So according dito, in the previous discussion, the influence line is useful in determining the maximum shear and moment at a specific point of the beam. However, the values obtained does not represent the actual maximum shear and moment caused by the moving load in the beam. So this section of this chapter will discuss the ways to determine the actual or absolute maximum shear and moment due to the moving load. So ang ibig sabihin nito class, ganito. Kung maalala nyo, kanina, doon sa ating discussion regarding sa influence line or application of influence line, hinahanap natin yung maximum shear at A, maximum shear at B. So, yung maximum moment at A, maximum moment at B due to the moving loads, di ba? However, yung topic na yon class o yung idea na yon is paghahanap nga ng maximum shear and maximum moment sa specific point lang nung beam. Say for instance nga yung point A and yung point B. And kailangan mo ngang i-sketch yung influence line for the shear of A and influence line for the shear of B in order to make an analysis. So yun yung ibig sabihin class nitong statement na to. Pero for this topic, for the maximum absolute response, ang gusto niyang sabihin, ano ba talaga yung absolute? Ano ba talaga yung pinakamataas na shear na pwedeng mangyari sa beam due to the moving load? So yun yung gustong i-point out nito class. And ano yung pinakamataas na moment na pwedeng mangyari due to this moving load? So the location is still unknown. So therefore, hindi natin pwedeng gamitin dito yung concept ng influence line. In fact nga class, wala tayo ditong gagawing influence line sa topic na to. So kung nag-strength of materials ka na, this topic is similar to the moving loads. So actually, this topic is simply moving loads lang naman yon. And all of the discussions there are the same lang nito. So for the state, for theory of structures, ang tawag nga natin nun is absolute maximum response. So remember, ang goal natin, kailangan natin mahanap yung absolute maximum shear and absolute maximum moment na mangyayari due to the moving loads. Okay? So sige, simulan na natin class yung isang example. I prepare 3 examples no para sa topic na to. So for the first one, basahin lang natin. A car as shown below has the following axle load. So when we say axle load class, ang ibig sabihin nun ay wheel loads. Yun yung ano sa yun yung bigat sa na nag-aak sa ating gulong. So it will pass through a bridge with a simple span of 25 meters. So the distance between the wheels of the car is 4 meters. So yung distance daw sa pagitan ng dalawang gulong ay 4 na metro. So example number 19, what is the absolute maximum shear caused by the car to the bridge? Letter B, what is the absolute maximum moment caused by the car to the bridge? And yung letter C nga, where is the location of the absolute maximum moment from the left support? Okay? So sige class, simulan na natin na sagutan ito. So pinis ko na yung ating slides and yung questions and prepare na yung mga beams para pagdrawingan natin. So actually yung tanong lang naman class is napakasimple. According dito, meron daw tayong kotse. So may axle loads tayo na 50 kilonewtons and 30 kilonewtons. Padadaanin mo daw siya class sa tulay na 25 meters. So syempre since this is a car, moving load siya, 'di ba? Okay, so ang unang step dito class, no, tama na sa discussion, no. So ang unang step dito, kailangan malaman muna natin class yung magnitude and yung magnitude and location of the resultant of axle loads. Okay, so isulat ko 'yan, no. Determine the magnitude and resultant of axle loads or yun nga yung mga loads sa gulong. So madali lang naman yun gawin. Meron tayong 50 kilonewton sa rear portion, may 30 kilonewton tayo sa front. So i-drawing natin yun class ngayon dito. So say for instance 50 kilonewton tapos 30 kilonewton, as well as the distances between these two ay 4 meters, diba?
So, sige, lagay natin na 4 na metro to. Kaya lang, class, when we say determine the magnitude and resultant, mali pala yung pagkasulat ko, no? Magnitude and location of, hindi to equilibrant, ah, resultant axle load. So, ang gagawin natin, yung magnitude, madali lang to, class. Literal lang naman na i-add mo yung ating mga axle load. So, yung magnitude ni resultant is simply 50 plus 30. So, syempre, kahit wag mo na yan i-calculator, class, ang magiging sagot mo is 80 kilonewtons, diba? So, ilagay ko siya. This will be 80 kilonewtons. Baka yung iba nalilito, 50 plus 30 lang naman yan, class. Next is kailangan malaman natin yung location. So, let's say, tawagin ko to na X, no? Kailangan natin kasi malaman yung location ni 80 kilonewton resultant natin. So, paano natin yun gagawin? So, tawagin ko, class, yung nandito as point A, no? Tawagin ko siya as point A. So, itong tatandaan nyo. Dapat, class, yung moment na makreate ni 80 kilonewton ay equal sa moment na makreate nitong dalawang axle loads natin. Ulitin ko, dapat yung moment ni 80 kilonewton ay equal sa moment nitong dalawa. So, ibig sabihin, considering that, resultant to, ah, hindi to equilibrium resultant. So, to solve for x tayo, class, ang mangyayari, dapat na ulitin ko, ah, yung moment ni resultant ay dapat equal sa moment ng mga axle loads. So, 80, considering point A as the pivot point, ang distance niya ay x, diba? So, therefore, lagay natin siya 80 times x equals yung 50 kilonewton, nasa point A siya mismo. So, therefore, 50 times 0, diba? Plus 30 times 4. So, ganito siya. Yung moment ni 80 kilonewton must be equal to the moment nung ating mga original axle load. So, therefore, the value of x will be equal to, so, syempre, automatic naman, canceled out ito. Kasi nga, 50 times 0 is 0. So, 30 times 4 divided by 80. So, ang sagot natin ay 1.5 meters. Okay, so, 1.5 meter. So, this time, class, palitan natin siya. Ito magiging 1.5. And common sense naman will tell you that this will be equal to, ilan siya? 2.5 meter. Okay, so, ayan. Alam na natin yung magnitude, class, and location ng ating resultant axle load. So, next. Ang next na problema natin is to determine the absolute maximum shear, class, of the beam. So, ang gagawin natin, unang step for the maximum shear, kasi yung shear, class, madali lang yon. So, ito ang tandaan nyo. Tingnan nyo, class, yung resultant. Saan ba mas malapit yung resultant, class? Sa kaliwa, sa 50 kilonewton, or sa kanan, nasa 30 kilonewton. And based sa observation natin, class, yung 80 kilonewton is di hamak naman na mas malapit kay point A na nasa kaliwa as compared naman sa kanan. So, therefore, since mas malapit siya sa left, dapat, class, yung load mo, ilagay mo dito sa left. Uulitin ko, since mas malapit siya sa kaliwa, dapat yung load mo, ilagay mo dito sa kaliwa. So, for this case, the total length of the bridge is 25 meters. Do not forget that. So, ilagay ko siya dito. This will be the 50 kilonewton. Tapos, this will be the 30 kilonewton. Okay? So, syempre, the drawing, class, no, just in case you are aware, the drawing is not drawn to scale. Baka kasi yung iba magtaka, sobrang exaggerated. Again, the drawing is not reflected in scale. Yung 80 kilonewton, no, i-explain ko lang, hindi ito load. Resultant lang to ng load. Yung actual pa rin na load, class, is yung 50 kilonewton and yung 30 kilonewton. And sabi nga natin, since mas malapit siya dito, so automatic naman na sa kaliwa natin siya ilalagay. So ilagay ko lang yung mga distances, class, no? So nahanap na natin to as 1.5 meter. Tapos erase ko lang siya, no? Ulitin ko, the drawing is not drawn to scale, ah. 1.5 meter. Tapos, dito, 2.5 meter. So, the rest must be 21 meters. Wait, paano siya naging 21? Kasi nga, ulitin ko, the total length of the bridge daw according sa problem ay 25 meters. So, therefore,
Base lang dyan ha, base lang dyan, tingnan mo, so 1.5 plus 2.5 is 4 plus 21, magiging 25. So next tayo, after nun, hahanapin mo lang class yung magiging reaction natin sa A as well as yung magiging reaction natin sa B. Okay, so yun class ang ating next. So therefore, madali lang naman yon in order to, naglabel na lang ako class na A and B to, no? Kasi para mas madali naman sa atin. So ang gagawin mo na lang is taking the moment at A para mahanap mo yung B, di ba? Summation, actually, mali pala, no? Ang gawin natin, no, is taking, sige na nga, moment at A equals 0. So clockwise moment equals counterclockwise moment. So this time class, equilibrium na to. Okay, no? So this time, equilibrium. Ang nangyayari, ano ba yung imo-moment ko? So actually, dalawa ang choice mo dito class. Pwedeng ang unang maging approach mo class sa paghanap ng reaction is ang gamitin mo is yung dalawang loads natin, yung 50 saka yung 30 kilonewton. So therefore, ang magiging equation nyo dito ay 50 times 0 kasi nga yung 50 is directly applied at A, tapos plus 30 times 4 is equal to RB times 25. And using class equilibrium, mahahanap mo yung RB natin as equal to, so 30 times 4 divided by 25 as 4.8 kilonewton. Okay? So 4.8 siya. Or may another method tayo ng paghahanap class ni reaction. So itong unang step, ang ginamit ko is yung actual loads. Pero class, pwede mo rin gamitin yung 80 kilonewton para mahanap lang yung reaction. Uulitin ko yun ha, pwede mo rin nahanapin lang yung reaction using the 80 kilonewton. And since alam mo na yung 80 kilonewton is 1.5 meter from A, it creates a clockwise moment. So kumbaga, kung gagamitin mo class itong actual load, imaginein mong hindi nag-e-exist si 80 kilonewton. Isipin mo ha, hindi nag-e-exist si 80 kilonewton. Sabi mo, ah, parang ikaw sa crush mo, hindi ka nag-exist. Okay, sige, tama na sa masakit na salita. So, ganun. Or, pwede mo rin class, hanapin yung reaction sa B, simply, baliktarin mo, ang hindi nag-e-exist, yung actual loads. Itong 50, saka itong 30, hindi siya nag-e-exist. Imaginin mo na yung 80 kilonewton yung nag-e-exist. So, therefore, this 80 will create a clockwise moment, na moment arm niya ay 1.5. And that is equal to still RB, times 25. And mind you, this will give you class the same answer. Okay, no? So that is 80, 1.5 divided by 25. So the answer is still 4.8 kilonewton. So I am giving you two choices. Pwede nyo mahanap yung reaction using the actual axle loads or pwede nyo rin mahanap yung reaction using the resultant lang. Pero sa next discussions natin class, no, sa mga next na ano natin, solutions dito, gagamitin ko dito class is yung ating resultant na lang. Ulitin ko for the next, halimbawa dito sa moment, magre-resultant na lang ako. Okay? So dito, since may RB na tayo, next na lang is summation forces vertical equals 0, so up equals down. Okay? So madali din lang naman yun, ang upward natin is RA plus RB equals 80. Kasi diba, yung resultant natin is 80. Okay? So, therefore, ang RA natin plus 4.8 equals 80. So, therefore, ilan siya class? Ang RA natin ay magiging 75.2, no? RA equals 75.2 kilonewtons. So, ayan. Kahit wag mo na yung i-calculator, dali din naman, 75.2 kilonewtons as well as yung RB ay 4.8 kilonewtons. So ngayon class, ang gagawin mo na lang, pipiliin mo. Alin sa dalawa yung mas malaki, which is napakahalata naman, di ba? Ang mas malaking reaction is yung 75.2 kilonewton. So therefore, itong magiging conclusion mo class, no? So, ano yung magiging conclusion natin? Therefore, the Vmax, tawagin natin na absolute maximum shear, is 75.2 kilonewton. Ito na class ang sagot. So, to recall kung anong ginawa natin, no? After nyong mahanap yung magnitude and location ng resultant,
titingnan mo kung saan siya mas malapit, since sa kaliwa, nilagay mo yung load sa leftmost portion. Then after nun class, hanapin mo lang yung reaction sa dalawang support. Kung alin sa dalawa class na support ang mas malaki, which is usually, since sa kaliwa mo nga ito nilagay, sa kaliwa din talaga class yung maximum shear. So common na rin yun. Sa kaliwa mo nilagay yung load, sa kaliwa talaga yung maximum shear, yun na class ang maximum shear. Sorry, sa kaliwa mo nilagay, mas malaki yung reaction. Medyo nabubulol ako dun, no? Basta ganun yung point, no? Kung sa kanan siya mas malapit class, edi piliin mo yung sa kanan. Eh sir, word of ano? Another question. What if, no? Ganito yung tanong niya. What if equal yung distance nito class sa kaliwa or sa kanan? Oo nga, no? What if parehas siya ng distance? Kapag class, yung distance niya sa kaliwa saka yung distance niya sa kanan ay parehas, edi walang problema. You can choose the left one or you can use the right one class. Parehas din ang makukuha mong maximum or absolute maximum shear. So, I hope no, na-gets nyo. So, dito, since kaliwa yung mas malapit sa left natin nilagay. Pero kung mas malapit siya sa kanan, sa right mo ilagay. Pero kung nasa gitna talaga siya as in equidistant, kahit saan class, mapa-left, mapa-right, okay lang yon. Makukuha mo pa rin ang same answer. Okay? So, dito tayo sa medyo kuro complicated to, the absolute maximum moment of the beam. So, may dalawang cases tayo class na i-consider dito. So, ano yon? Case 1 and case 2. So, sa case 1 class, no, ang mangyayari, both cases class, meron naman tayong same approach. Kaya lang class, no, since may dalawang loads, katulad lang doon sa series of concentrated loads, since dalawa yung axle loads, ibig sabihin class, meron talaga tayong dalawang cases na mangyayari. So, sa case 1, ang gagawin natin class, no, kailangan ilagay nyo muna yung center line of beam. When I say center line class, yun yung literal na gitna ng beam. So, diba, this is point A and this is point B class. Tapos, magkakaroon tayo dito ng reactions. Diba? So, magkakaroon tayo dyan ng reactions. And since nasa center line naman tayo class, this means that since 25 meters naman to class, dito, twig 12.5 meter, ganun din sa kabila. 12.5 meter. So, yun class ang ibig sabihin. Okay, no? So, dapat nasa center line. So, ano yung magiging itsura class ng case 1? Dapat class, yung center line ay nasa gitna ni 50 kN saka ni 80 kN na resultant. So, di ba hatiin mo tong 1.5, ang mangyayari 1.5 divided by 2 is 0.75. So, therefore, ang gusto ko dito class ay point out sa inyo, since 0.75 siya, magiging ganito yung itsura. So, ilan nga dito? 50 tapos 80 siya. Ito 80. So, 'di ba nga yung distance nila ay tig 1.5. So dito magiging tig 0.75. Ayusin ko lang yung drawing ko, no. Again, all of my drawings are drawn not to scale. Ah. So 0.75 0.75. So, yun. Ulitin ko, hinati natin yun. So, yun yung magiging case 1, no? Tapos, yung 30, syempre, idodrawing mo na lang at a distance of 2.5. So, saan ilalagay yun? Mapupunta siya dito. Kasi yung 30 is an actual load, diba? And that will be equal sa, ilan siya? Pakicompute, no? Ilan to? So, 2.5 nga. And bahala ka nang mag-solve ng other distances. Halimbawa, dito class sa kaliwa, no, sa kaliwa ang mangyayari is 12.5 minus 0.75. So ang sagot is 11.75. 'Di ba? Tapos sa kanan naman magiging 12.5 minus 2.5 minus 0.75. So that is 9.25. So, yun yung magiging case 1 natin, class. Pero, class, actually, parehas din naman yon sa case 2. Diba? So, ang case 2 lang, ano lang ba yung pinagkaiba ni case 1 saka ni case 2?
ilagay ulit natin yung magiging reactions, no? Ilagay ulit natin. So sa case 2, 12.5 meters to. So this is 12.5 meters to. Ang gagawin natin, balik tayo class sa taas, ilalagay ulit natin yung center line pero sa pagitan na class ni 80 kilonewton saka ni 30 kilonewton. So yun na yung case 2 natin. Ilalagay natin sa 80 kilonewton and sa 30 kilonewton. So 2.5 yan, di ba? So therefore, 2.5 divided by 2 is tig 1.25. So therefore, pag drenowing din natin yun class, that is equal to, sorry, that will be, ganito yung magiging itsura, since 1.25 na siya class. So, lagay ko yung 30. Tapos, lagay natin yung 80 dito. Tapos class, i-reflect natin yung distance, 1.25. Okay? Then lastly, yung 1.5 natin na 50. Okay, so ayan siya class. Hanapin natin class yung mga distances halimbawa sa kaliwa, no? Kasi importante din 'yon. Ang mangyayari, so 12.5 minus 1.5 minus 1.25. So this will be 9.75, no? 9.75 siya. Might as well computein mo rin class yung nandito sa gawing kanan. So that will be equal to simply 12.5 minus 1.25, di ba? So ang magiging sagot ay 11.25. Okay? So ayan na. So after nito class, no? I hope no nagegets nyo na yung dalawang cases kasi ang unang step talaga dito class for absolute maximum moment is dapat alam mo kung ano yung location ng mga loads. So dapat ito nga napaka-importante ng location ng magnitude, yung center line ilalagay mo sa gitna nila, di ba? So for instance nga 80 and 50 1.5, ito yung case 1. So hatiin mo tig 0.75. Sa case 2 naman, ilalagay mo sa gitna ni 80 and 30. So ito yung magiging itsura. So ang next na gagawin natin, i-shear and moment diagram na lang natin to class para mahanap nyo yung ating maximum shear and maximum moment. Pero ang kagandahan dito, no, is i-solve nyo na lang muna class yung reaction kasi yun naman talaga ang kailangan. So for instance class, no, tingnan nyo kung paano ko isosolve ang reaction dito, no. Ang gagamitin ko na lang is yung 80. So syempre, clockwise equals counterclockwise, 80. Ang distance niya class ay 12.5 plus 0.75, di ba? Sa pag-compute class ng reaction, hindi ko na ginagamit si 50 saka si 30. Si 80 na lang ang ginagamit ko. Okay? So 80, 12.5 itong buo plus 0.75, and that is equal to yung reaction sa B. Then syempre, multiply mo to ng 25, di ba? So, ang magiging sagot ay 42.4 kilonewton. Tapos, tandaan mo, syempre, kailangan mo rin compute-in yung reaction sa kabila. Pero syempre, 80 na lang yon minus an. So, that is 37.6, di ba? So, next tayo. Kapag nasa gawing kanan naman, compute-in natin yung magiging reaction doon sa kabila class, no? Ang mangyayari is yung 80, pero this time class, ang distance niya ay 9.75 plus 1.5, di ba? Kasi yun yung distance. 9.75 plus 1.5. So, divide na lang natin siya class ng yung buo na 25. So, ang sagot natin dito ay 36. And para mahanap natin yung sa kabila class, ang gagawin mo na lang dito is yun na nga, 80 minus 36. So, this will be 44 kilonewtons. So, di hamak na mas malaki itong 44 kilonewton as compared sa 37.6, but it doesn't matter din naman. So, after nyo class, mahanap yung reaction, hindi pa tayo tapos, no? Ang next na gagawin natin class, no, is ikakat mo yung beam
at ano no, at point of greater axle load. So, gusto kong i-point out kasi supposed to be dapat mag-shear and moment diagram tayo dito, class. Pero wag na. Dapat i-cut mo or hatiin mo, class, yung beam at the point of greater axle load. So, yung shear and moment diagram, i-reserve ko na lang yun mamaya kapag tatlo na yung axle load. Pero kung dalawa, no need na. No, since dalawa lang naman, ang gawin mo, hatiin mo siya sa point of greater. So, since dalawa lang naman sila, 50 saka 30. Siyempre, yung 50 yung mas mataas. So, for case 1, ikakat ko siya, class, dito. No? I am referring to this one. And therefore, dun ka gagawa ng analysis. So, dito, halimbawa, no? Drawing natin yan. Ngayon, meron tayo reaction, class, na 37.6. Tapos, ilagay ko na dito, class, yung M max. Kasi 'di ba ang orientation ng positive moment ganyan, then dito V max. Well, hindi yan V max, shear lang yan. Pero ang dapat mong ilagay is M max. And likewise, the distance is 11.75 meters. So this is for case 1, ha. Ang ginagawa ko lang is i-cut mo daw, class, yung beam doon daw sa point of ano, point na kung saan mas malaki yung axle load. The axle load, so 50. So, for case 2, ganun din, class, ang gagawin natin sa case 2. So, ito siya. Tapos, ang magiging reaction ay 44 kilonewton. Still, magkakaroon pa rin dito ng M max, pero shear na lang dito. And the distance, class, to be considered ay 9.75 meter. So, I hope nyo, nakikita nyo kung paano ko ginawa. Kinati natin siya, class, sa point na may, ano, mas malaking axle load. And therefore, ang gawin mo na lang is, of course, summation moment, no, equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise. So, for this, ano, tawagin ko nga to both as C, para mas madali, summation moment at C tayo. So, which is, napaka-common sense naman nito. Ang mangyayari, ang clockwise moment natin, class, will be 37.6 multiplied by 11.75 equals MC. And ang moment at C natin, class, ay equal sa, hindi siya MC, no? M max pala. And yung M max natin, 37.6, 11.75. Ang sagot natin ay 441.8 kilonewton meter. So, sa case 2, ganun din, class, ang gagawin. Summation moment at C equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. So, 44 times 9.75 is equal to M max. So, therefore, yung M max natin ay magiging equal sa, so 44 9.75, so ang sagot natin doon ay 429 kilo newton meter. So ito na, class, no, ito na yung ating analysis for two cases. So yun, may MC nga tayo na 441.8 kilo newton meter pag kinonsider natin yung case 1. And kapag ang kinonsider natin is yung case 2, class, ang maximum moment na mangyayari is 429 kilonewton meter. So, syempre, using the common sense, pipiliin mo, class, kung alin sa dalawa yung mas mataas. And yung mas mataas nga na value is 441.8 kilonewton meter. So, therefore, this will be the maximum moment. Okay, so, summary na natin, no, to make a summary. Yung unang tanong, sa letter A daw, ano ba yung tanong sa A? Maximum shear, di ba? V max, pero yun na nga, yung absolute maximum shear, class, is 75.2 kilonewton. Okay, so sige, ilagay natin yun. 75.2 kilonewton. Yung pangalawa, class, yung ating maximum absolute moment is, syempre, 441.8
kilonewton meter. Pero kailangan yung tandaan, class, may pangatlong tanong pa. Where is the location of the absolute maximum moment from the left support? So syempre, yung maximum moment natin, class, nahanap natin using case 1. And by the way, halata naman to, class, na case 1. Bakit? Ang palatandaan ko, usually nangyayari, class, yung maximum moment kapag yung ating center line ng beam is nasa gitna nung mas mataas na axle load. So always choose the ano, the higher axle load, 'di ba, itong 50. So to be honest, there is no need to choose case 1 and case 2 pa. Normally nasa mas mataas talaga yun, class, na 50 kilonewton meter, okay? Ay 50 kilonewton na axle load. Pero pinakita ko lang sa inyo yung actual na solution, no. Okay, no. So yun. Ang nangyari because of case 1, ito yung masusunod, class. And yung tanong kasi, class, sa pangatlo, yung location niya from the left support. So syempre, titingnan natin, class, yung solution sa case 1. This 441.8 kilonewton meter is located at point C. And gaano ba siya kalayo from the left support? So galing dito, class, sa kaliwa, ang distance niya is 11.75 meters. So yun yung sagot natin sa location. Yung location of absolute maximum moment is 11.75 meter. Naka-specify naman kasi, class, na from left support. So paki ano na lang yung problem, kasi yung iba na mi-misinterpret yun na from right support, di ba? So dapat, no, basahin ng maigi yung ating problem. So this will be the analysis, class, of moving loads, pero dalawa lang yung concentrated load. So far ito naman yung common sa licensure examination. So as far as board exam is concerned. And sa sobrang common nito, class, sa licensure examination, meron tayo dito ang gagamitin na shortcut formula for maximum absolute shear and moment subjected to 2-axle load. So please, tumutok lang kayo sa next video, dahil dun ko na ngayon ipepresent. Sa ngayon, i-end ko muna itong presentation na ito for this example. So I hope nga may natutunan kayo dito. So bye-bye!